Happy birthday nga pala kay Mylene Baratas. Yan, stay healthy madam, and more birthdays to come. Shout out din kay Edward Danguy, the solar family ng Cebu, Ribu Cebu Lichon, Frances Banso ng Maribeles Bataan, Aureng Villanueva ng California, Chixi TV ng Riyadh, Pit Darbs TV, Ronnie Mailwas ng Cavite, Jumer Luxe ng Iloilo City, tsaka kaya Boss Derek Gurdubi ng Osami City. Shout out na rin sa ating mga new subscribers dyan, solid viewers, tsaka silent viewers. Mega loud shout out na rin sa ating mga minamahal po na OFW around the world. Yan, ingat po kayo palagi dyan, ma boss, and happy viewing po. Magandang morning, boss. Yun. Ay magpapakain sa ating mga alaga dito na area, boss. Sa ating mga itim na baboy. Yun, kumusta na kaya yung ating mga biik? Mag one week na pala sila bukas. Ito yung ating mga biik. Tulog na tulog pa yung ano, ha? Diba? So today, mga boss, isa ililipat na namin yung mga namin na baboy dito para masanay din sila sa ganitong habitat nila, naka open. Tapos tali lang din, mga boss, dahil this week start na kaming mag-fencing dito sa paligid. Tsaka pati rin si Rosana, baka dito na rin namin i-ano, boss, pagmapalibutan na namin ng fence yung ano area na to. Dito na namin ilagay si Rosana dahil masyado nang pasaway, ho. Lagi nang pumupunta doon sa kalsada. Baka masagasaan ang sasakyan, kasi maraming sasakyan kasi dumadaan doon. Dito naman sa mga biik na to ay hindi pa masyadong litaw yung kanilang mga ano, boss, doon sa mga dito sa mga lalaki na to. Hindi pa masyadong litaw yung kanilang itlog. Kaya siguro yung pag-schedule ko sa pag-kapon nito is siguro 10 to 15 days. Yung talagang litaw na litaw na yung kanilang itlog, mo, boss. Saka natin to kakapunin. Yan. Cute na cute. Parusog. Sila yan ay ilang po sa tao, dahil wala masyadong pumupunta dito, boss. Walang nakakapag-disturbo sa kanila dito. Makakita lang sila ng tao kapag kami ay nagpapakain. Kaya hindi sila sanayin na may tao. Kaya yan, pag umapit kayo talagang umiiwas yung ating mga alagang biik. Yun. Ik-ik. Yun. Kung kuha niya yung itsura ni Natalia, mga boss, yung mama niya. Yung isa na yan. Yan, yung may puti sa noo. Tapos yung
paa niya is yan, parang naka sapatos ng puti. Yan yung itsura ni Natalia. Tsaka hindi ko na rin puputulin yung kanilang buntot dahil para mas nagiging native sila tingnan. Siguro mga 10 days magpagala-gala na yan doon. Ito parang mga daga. yan. Sanayin ko sila na hindi mailang sa amin mga boss. Yan. Anim yung laki dito, boss. Anim yung lalaki. Yung lalaki dito talagang kamukha lahat ni Edgardo, ah. Isa ito, kamukha ni Umar yan. Yan, kamukha rin ni Glenn. Sigup sa baw, Talia. Dito si Kuanlin. Snow White. Gamit ninyo ka ng ana bitaw. Inana. Adto. Ito mo sa. Ito si Teresa. Dito dia si Teresa dia anak. Nangka. Yun, karambula na sila. Gagawan sila sa kung sino yung pinaka matapang sa kanila, boss. Ito yung ating jumbo na belly today, mga boss. Silipin natin yung baboy na ating ilipat. Yan, itong dalawang puti na to. Kaya namin ilipat to dahil habang kaya pa namin. Hindi pa masyadong mabigat na, boss. Kasi si Snow White nasa around 40 kilos yan. Malapit na yan magiging 50 kilos. Ito naman 30 plus. Para madali lang yung paglipat. Kaya ko pang buhatin yan, mga boss. Ito naman yung ating waiting na ho. One week more. Talagang hindi na yan sa ating regular size. Yan, may isa rin tayong large size. Para bukas yan. Dito naman sa kabila. Ito yung mga super cute noon. Yan. Ito na sila ngayon, mga boss. Pwede usog, masigla na. At ito rin, may lima na rin tayong pang medium size. Pang ano to, mga boss. One week more. Talagang medium size na yan. Ito ay pure hybrid yan. Yung lima na yan. Kaya lang, nalagasan sila ng isa nung 2 weeks ago, mga boss. Anim kasi to na hybrid. Thank you.
Shout out na pala kay Edgar Dudungay. Ito na po yung kanyang belly. Natapos na po nilang trabahoin yung bubong ng dalawang magiging inahay natin, mga boss. Tatalian na ngayon yung mga baboy para mailipat doon. Largo. Tayo ay magde-deliver na. Kuha din tayo ng stock para sa ating paninda. So, this afternoon na yung paglipat ng baboy. Umulan. Basta tuloy yung mga delivery bag mo, boss. Tipo nila na silong, ah. Bumaha rin. So, pagkat tila ng ulan, kami ay maglipat na sa dalawang ito. Galing ba akong kumuha ng stock sa mall? Na standby ako ng ilang oras to, no, boss, dahil sa ulan. Yan, katali na yung dalawa. Ito lang yung maiwan, yan, yung tsokolate na yan. Dela for consumption natin yan. It's coming August 16. Check natin yung mga biik kung sumilong ba sila sa ginawa natin, no, boss. Kasi bumabaha. Yun si Gardo, sumilong. Tsaka yan yung ginawa ni Oma tsaka ni Glenn, boss. Yan. Pati doon. Doon si Snow White. Dito naman yung isa. Tsaka saan nakatambay yung mga biik mo, boss. So ngayon, wala na sila dyan. Yan, umipat dyan. Doon sa kanila ang bahay. Yun. Italia, ayos lang yan. Ito. Yan. Pag umulan, dito sila pumapasok. Yun. Kanilang munting bahay. Yan. Gusto nila dumikit dyan sa bato, mga boss. Para mainitan. Yun. Parang shield na rin nila yung bato dyan, mga boss. Yan. Yung ating mga baby pigs. Yan, at safe na safe naman pala yung ating mga baby doon, mga boss. So, this afternoon na lang namin na dadalhin yung dalawa pang baboy dito. Saka gawin natin yung technique ni Glenn, mga boss, para mapasunod yung baboy. Hindi tayo mahirapan mag- hila. So dito naman na area, mga boss, yan. Ito ay dito yung dito nilalagay yung mga maliliit pa ho na tilapia noon. Bago namin i-transfer dito sa magkabilang fish pan, diyan saka doon. Fish pan din kasi yun, mga boss. Kailan hindi na work. Kung sa akin pa lang sana tong area na to gagawin bitong ano, boss. Pispan ulit, pero may poultry dito sa taas. Talagang di tayo lalangawin dyan dahil yung kanyang yung kanilang ipot ay hulog lang rin so agad sa ano, boss, pispan. Tapos ayun, mabubusog na yung mga tilapia doon. Kaya lang hindi sa atin yan, tayo ay nakikigamit lang. Yan, nating mga biik. at least dyan, isla gaanong lamigin.
Hindi sila masyadong mababasa dyan. Yan, labas na. Okay, may wagang teknik. Imar. Hindi tayo mahirapan. Okay, sunod lang. Glenn, layo si Glenn ah. Yan, sunod na sunod sila nga boss. Ganyan lang, pagpasunod sa baboy. Ah, bakbo pa. Eh. Hindi pa pala, hindi pa pala nakarating si Glenn. At sa Glenn, huta na Glenn pa. Si Mota na nag-feed si Glenn. Ah, na. Sanduha. Sa si Rosana, talagang masama din, no? Hmm? Tingin ko si Gwinta na ata si Snow White ah. Ito kasing isang boss, isa 30 pa yan higit. Gardo! Naidawa ka chicks! Narmar, sundamar, kanya atras bar. Edgar Dex! Uy, puti kayo. Ting puti, Edgardo. Eh, muda kay. Piti na yung si muda ron. Dah, Gardo, panilap gizi ako. Mapuputi yung hita, Edgardo. Silos na ngayon si Natalia nga, boss. Baba. Di pa. November pa ni si Snow White. November pa ni Edgardo. Sa mandiri. So, doon si Snow White. Dumar. Welcome to paradise, Snow White saka si Teresa. Yan ay naninibago po. Ah.
Hindi pa sanay matalian, boss. Kaya si Edgardo. Excited na excited si Edgardo. Yung dalawa na yan is hindi po mga hybrid yan, boss. Hindi rin pure native. Kumbaga mix na yan. Yung mga nanay nila is may mga dugong native din, mga boss. Pagka matastahan ni Edgardo yan at yung magiging resulta dyan is hindi na masyadong maliit yung biik dahil mix blood na ho. At yan naman ay pure Durox, mga boss. Pure Durox. Okay, let's go. Get it on. Kunting tiis na lang at yan. Pagkabukas, masimulan na namin yung pag-fence, mga boss. Para mawala na yung tali sa kanilang ano. Pero si Edgardo ay tatalian pa rin namin yan dahil si Snow White tsaka yung isa hindi pa pwedeng ano yan, boss. Hindi pa pwedeng makastahan yun. Parubing-rubing na rin, mga boss. Yan, malakas na yung ano, boss. Agos ng seasonal falls. So, yan, successful yung aming paglipat ng mga baboy, mga boss. So, hanggang dito na lamang po sa araw na ito, mga boss. At isang masaganang pamumuhay po. So, kaya, hindi pagbakbak. Paalam! Uy, paalam! Paalam! Paalam!